This me again, Sexy Lian Vlog. So today for this video ay maglilinis po tayo ng pan. Nakikita yung cream pad dun sa likod ko. Yan po ay lilinisan po ngayon. So guys, hindi ako magtatagal. Tara na at maglilinis tayo. So ayun nga guys, ganyan yung ginagawa ko pag magpapalinis sila ng car. So, ang ginagawa ko una is binubusan ko muna siya ng tubig para matanggal yung dumi. Yan, paikutan ko yan ng tubig. Guys, isa ito sa gawain namin o trabaho namin dito sa Singapore. Sa aming OFW na gaya ko. So, makaka-relate po lahat ng OFW. So after that guys is pupunasan ko siya ng sabon na may tubig. Yan, ganyan yung ginagawa ko guys. Medyo madalang na lang ako maglinis ngayon ng car. Hindi na gaya dati nung bago ako, every week po ako naglilinis ng car. At dalawa po dati ang nililinisan ko. So, nagbago na po ng ama ko. Lagi ko silang pinagpipay na maging mabait sila sa akin. So, ngayon, dalawang beses na lang ako sa isang buwan. O kaya isang beses na lang ako maglinis ng car nila. Kaya ko siya nililinisan ng mabuti kasi medyo mahigpit yung cell ko sa paglilinis. I-check niya yan mabuti. Masailan siya sa paglilinis. Pag alam niyang may makikita lang siya na medyo scratch ganon, sasabihin na niya na madumi na yan. Kaya yan, medyo matagal pong linisan. Matatapos ko po yan, mga 2.5 hours. So yan guys, pag hindi ko po siya taas, inaakyat ko yan. Para butin ko lang yung tuktok. Walang hanggan, kaya ganyan na lang ginagawa ko. Mas ito yung sa taas. Sabon. Tingnan nyo. Nililinis ako siya talaga ng mabuti, guys. Kailangan malinis na malinis talaga. Kasi ganun yung gusto ng aking kaya pag nag-abroad kayo guys, dapat kaya niyo lahat ng trabaho. Huwag kayong susuko para sa pamilya niyo. Kaya sa amin, iniisip na lang namin yung pamilya namin sa Pinas. Gusto pong magpa-carwash dyan? Sabihan niyo lang ako guys. $50 lang. Hindi po madaling maging isang OFW. Mahirap po ang buhay dito sa ibang bansa. Maraming sabi nga nila malaki ang sahod pero hindi nila alam ang trabaho mo dito ay parang isang kalabaw. Nagawain mo lahat. Ayan guys, pagkatapos ko siyang nasabunan na, so ang ginagawa ko is bubusan ko ulit siya ng tubig para yung sabon is matatanggal. Ganyan po ako maglinis ng sasakyan. Pati gulong kailangan talaga malinis. And then after ko malinisan, ibabakyum ko muna sa loob kasi maraming dumi. Binabakyum ko pa yan sa loob. Tapos pinupunasan ko pa yan guys. Kailangan talaga malinis na malinis kasi madumi sa loob. Kasi yung bata, pag pumunta sila ng school, madaming pagkain. Kumakain siya sa loob ng car and then matatapon na lang siya sa mga puan, sa ilalim, ganyan. So kailangan i-vacuum mo siya.
babakyum sa loob. Then guys, after ko siya mabakyum, pupunasan ko na naman yan guys. Ganyan po ako maglinis. Doble-doble guys. Kailangan talaga malinis na malinis. Kasi ganyan po yung gusto ng aking amo. So, ang hirap guys ng buhay ng isang OFW. Lalo na pag homesick ka guys. Mahirap ang buhay. Kaya laban lang para sa pamilya. Ginagawa namin ito para sa kanila. Sobrang dumi kasi sa loob kaya ganyan yung ginagawa ko guys. Kailangan talagang malinis. Pinupunasan ko siya ng mabuti. Yung may sabon din. Tapos pag napunasan ko na din siya ng mabuti, ibabrush ko pa yan yung mga maliliit na ano. Parang dun sa may mga pinto-pinto yung kailangan i-brush ko. Yung after ko siyang malinis sa loob, pupunasan ko na naman po yan ng tuyong basahan para matuyuan po siya. Kailangan matuyo po. Then lahat ng mga salamin para hindi ano, hindi halatang basang-basa. So kailangan patuyin natin siya ng dry na basahan. Ganyan po ako maglinis, doble-doble guys. Hindi nila makakalimutan yan na hindi ka maglinis. Pag naalala nila at alam nilang madumi na sa loob ng car, pinaglilinis na po ako nila yan. Pero ngayon, parang ano, parang nasasanay na rin ako maglinis. Nung bago lang ako, parang nahihirapan ako. Pero pag matagal-tagal na, parang ano, ano mo na siya na kaya mo nang linisan by step gagawin mo para alam mo. Yan guys, tinutungtong ko talaga yan. Tapos pupunasan ko na lang dun sa tinutungtong ko. Ganun yung ginagawa ko. Pero walang masabi. At walang talaga malinis na malinis. Kaya medyo matagal ako maglinis. Kasi kailangan talaga malinis na malinis ang gusto ng isang ko. A few moments later. So ayan guys, malinis na. So ganito po yung buhay namin dito sa Singapore. Ang buhay namin OFW. Sa mga gusto pong mag-abroad, kailangan magaling ka sa trabaho. Lalo na sa pagka-car wash. Kasi isa na yan sa magiging trabaho mo dito sa ibang bansa. So lahat, gagawin mo. So ayan na guys. Tapos na. So, ganun po yung buhay namin. Bye!